Hello guys, welcome back to my channel. For today's video, gagawin natin is how to make quick and easy numbering ticket using Adobe Photoshop, Excel, and Adobe Bridge. So ngayon, magsisimula tayo sa Excel. Type natin dito ang number. Gagawin lang natin is 1,000. So now, format natin ang cell into text. Yan. And then type ulit natin number 1, 2, 3, 1. Gagawin natin is 1 to 100 lang para mas mabilis. Yan, 100 lang. And then open natin yung notepad. Then copy natin to into notepad. Yan, 1 to 100. And then press enter. And then lagay natin dito is ticket. Bakit ko siya nilagyan ng ticket? Mamaya malalaman nyo. Dyan magti-trigger yung sa Photoshop. Save natin siya. Rename natin. Same. Ticket. Tandaan nyo ha. Ticket. Okay. Close. And now, open natin yung ating ticket. Right click natin siya. Open with Adobe Photoshop. Yan, medyo mabagal yung computer natin. Ayan, guys. Make it sure pala na ano, na JPEG na yung ticket nyo. So, ngayon, lalagyan na natin siya ng number. Lagyan natin siya ng number 0001. Mag-start tayo sa 1. Then, lalagay natin siya dito. Yan. And then, ika-copy natin siya. May dalawang option paano siya i-copy. Pwedeng Ctrl J or Alt then drag. Yan. Murahin natin yung isa kasi sobra. So ito, lagay natin siya dito, and then click natin yung edit, transform, and then rotate counterclockwise. Yan. Yan, nagpit na yung number natin. So what next is yung dataset para i-trigger yung number natin para siya mag-sequence. So sa image, click natin yung image. Then, variables, then, define. And then, dito, makikita nyo, ayan, nakalagay, define, at saka yung dalawang number natin. So, unahin muna natin itong isa. Click natin yung text placement. Then, ano yung ginawa natin kanina? Sa notepad, di ba, ticket? So, i-type natin dito yung ticket. Yan yung sinasabi ko sa inyo na magti-trigger siya mamaya. Then nakikita nyo, meron ditong parang times plus, ay times, ano ba, asterisk. Ibig sabihin, itong ticket at saka yung numbers is magti-trigger na siya mamaya. Then, next yung isa naman, ganun din, same procedure. Palitan natin yung text variable ng ticket. Yan. And then, next na tayo. Wala na tayong gagalawin, next. And then, dito is, click natin yung import. And then, hanapin natin yung ginawa nating file kanina. Ito yung ticket, di ba? Yan. Then, click load. Then, okay. And then, ito, click natin siya para makuha natin yung ginawa nating number kanina. Is, di ba, 1 to 100 yung ginawa natin. Ayan na yun siya. And then, click
Okay. Then, sunod natin gagawin is, punta tayo dito sa file, export, and then, data set as file. Yan, mag-i-start na tayo na mag-sequence ng number. Click natin to, and then, select folder kung saan natin siya isa-save. So, mag-create tayo ng folder. Lagyan natin ng pangalan for ticket. Okay, dito natin isa-save yung gagawin natin. Then, click OK. Yan, mag-i-start na siya. Tignan nyo guys. Tignan nyo to, gumagalaw siya. Nagpapalit yung number niya. Nagsisequence. Kung makikita nyo. Ayan. Kahit din dito, ayan o, data set. Pati ito, gumagalaw din. Kung mapapansin nyo. Hintayin lang natin. Ayan, malapit na matapos. Ayan, okay na, tapos na. So, saan natin siya makikita ngayon? Di ba, gumawa tayo ng folder kanina. So, pupunta tayo dun sa folder na ginawa natin. Windows, di ko lang para magpunta ako sa desktop. Ayan. Nasaan yun ito? Nasaan na ba natin siya sinave kanina? Ayan, for ticket. Double click natin. Tingnan natin kung okay ba yung ginawa natin. Yun, number 7. Number 7. So, meaning, nasa track tayo. Tingnan nga natin yung 100. Kung nandun siya. Ayan, 100. So, next step natin is, open natin yung Adobe Bridge. Adobe Bridge. Ayan. And then, idadrag natin dito yung ginawa natin. Eto. Idadrag natin siya dito. Control A. And then, drag lang siya dito. Ayan, kinakopy niya na yung file. Ayan na, nakopy na yung file natin. So, i-arrange na natin siya. Punta tayo sa eto. Click natin yung maximum size. Make it sure lagi na maximum size. And then, dito, wala na tayong gagalawin dito. Ah, ito pala. Rotate thumbnail for best fit. So, click lang natin yan. And then, ayan na, na-rotate na siya. So, punta tayo dito sa grid and margins. Babaguhin natin yung column. Ilagay natin is 3. And then, sa row, lagay lang natin is 2. Dito, wala na tayong babaguhin. Okay na yan. So, kung makikita nyo, nakaplot na siya sa isang A4. So, now, ang next natin gagawin is, export natin siya as PDF. So, export to PDF. Ito na yon for printing na siya. Tagyan natin ng ticket for printing. And then, save natin sa desktop para madali natin makita. Ayan. Gine-generate na niya sa PDF. Yun. Tapos na ang ating file. Diba? Napakadali lang. Simple lang siya. Ayan. Check natin kung okay ba. Ayan. Na-sequence na siya, diba? 100. Up to 1 to 100. Ayan. Kung i-print natin siya, Control P. Ready for printing na siya. Naka-layout na rin. Ika-cut na lang natin. Pagkatapos ma-print. Ayan. Diba? Hanggang dyan na lang guys. Sana may natutunan kayo sa tutorial na to. At kung di pa kayo nakasubscribe sa channel ko, subscribe lang kayo, like and share. Thank you guys.